بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, mga kapatid, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُ الصَّلَاةِ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّةِ. Ang talata na ito, mga kapatid, isang talata na nakakatakot para sa mga nagdarasal. Sa mga taong nagsasala, ngunit أَضَاعُ الصَّلَاةِ, ipinagpapaliban nila ang kanilang mga sala. At sa ibang pananaw ng mga ulama, ang tinutukoy dito, nagsasala sila, ngunit lagpas sa oras. Hindi sa tamang oras. At hindi nila iniingatan ang kanilang pagdarasal. Kumbaga, sala na sala, mabilis yung wala yung, hindi ibinibigay yung mga wajibat at mga haligi ng pagdarasal. Una na rito, yung pagiging kapanatagan o mataimtim na pagdarasal. Kasi may mga tao nagdarasal, hindi mataimtim, paano magsala? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yung ganun, yung mabilis magsala. Ang talata na ito, mga kapatid, nakakatakot. Tumutukoy sa mga taong nagdarasal ng 5 beses sa isang araw. Ngunit lagi nilang ipinagpapaliban ang kanilang sala. Ako, mga kapatid, ikaw, lahat tayo, kailangan natin ang bawat isa. Kailangan ng paalala. Wadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Magpaalala ka, O Muhammad, tayo. Sapagkat ang pagpapaalala ay nakapagbigay pakinabang sa mga sumasampalataya. Nakakatakot, mga kapatid, ang sinasabi ng mga ulama sa taong ipinagpapaliban yung pagdarasal. Dahil Allah, si Allah subhanahu wa ta'ala mismo nagsabi, فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّةً. Yung mga taong ipinagpapaliban ng pagdarasal sa tamang oras, فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّةً. Sasalubungin nila yung impyernong apoy. Doon sa makatawid, doon sila maninirahan. At meron pang mas talata na mas malinaw at nakakatakot dito. Ito, at lahat tayo sa ulo natin ito. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ, kapinsalaan, lugar sa impyerno. Doon mapupunta yung mga taong nagdarasal. Subhanallah. Tatanungin natin ating mga sarili, hindi ba ang susi sa paraiso pagkatapos ng la ilaha illallah, ng shahada, ay sala? Sala. At yung sala, ito ay mula sa word na, sa root word, sa ugat na salita na sila, ugnayan sa ating Panginoon. Pero bakit makakapunta yung tao sa impyerno samantalang nagdarasal siya ng 5 beses sa isang araw? Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ, kapinsalaan sa mga tao nagdarasal, الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ, sila naging pabaya sa kanilang pagdarasal. Hindi ibinibigay ang mga haligi ng sala. Nagsasala nga pero may najis ang kanilang damit. Nagsasala pero wala sa tamang oras. Magsasala ng fajr, may araw na. Magsasala ng maghrib, pumasok na yung salatul isya. Nakakatakot, mga kapatid. Ilarawan natin sa ating mga sarili yung taong nagsasala ng ganito araw-araw. Si tinanong si Ibn Uthaymeen rahimahullah tungkol sa taong nagsasala ng 5 beses sa isang araw ngunit minsan iniiwan niya. Halimbawa, nagsala ng fajar ngunit hindi nagsala ng zuhur. Nagsala ng zuhur, hindi nagsala ng asar. Yung hindi kumpleto yung sala. Ang sabi ni Sheikh Muhammad Ibn Uthaymeen, tignan niyo po. Ang sabi niya, kapag iniwan niya ang sala na tahawunan, pabaya, alam niya, pero iniwan niya. Hindi naman niya inaakila, kumbaga itinatanggi na yun ay wajib. Kaya lang, tamad siya. Ayaw niya magsala. Ang sabi ni Ibn Taymin, rahimahullah, siya ay nakalabas sa pananampalatayang Islam. Kufur. Ang mga sahaba, radiyallahu anhum, walang gawain na nakikita nila na nagpapalabas sa Islam, maliban na lamang sa pag-iwan sa pagdarasal. Kaya mga kapatid, nakakatakot po yung taong hindi nagdarasal. Yung mga ulama, subhanallah, ang mga ulama, ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa mga ulama, warasatul anbiya. Sila yung mga tagapagmana ng mga propeta, ang mga ulama. At ang mga propeta, wala silang iniwan na kayamanan at mga salapi, bagus ang iniwan nila yung kaalaman nila, ibinahagi sa mga tao. At yung kapalit ng mga ulama, anong mga propeta, mga ulama. Ano ang sabi ng mga ulama sa mga taong hindi nagdarasal? Dalawa yung pananaw nila. Kapag yung taong iniwan yung sala at nanindigan siya na hindi naman obligado yan, ang sabi ng mga ulama, yan talaga ay kafir, yung hindi nagsasala. Kahit magsabi siya ng la ilaha illallah, sapagkat wala siyang pagkakaiba sa mga kuffar. Ang pangalawang pananaw ng mga ulama, Muslim yan, pero makasalanan. Hindi, yung pangalawang kasabihan, kapag ang taong pabaya magsala, nagsasala ngayon, mamaya hindi. O di kaya alam niya na wajib yung sala, alam niya wajib yung sala, pero hindi nagsasala. Minsan magsasala kung kailan niya gusto. Ang sabi ng mga ulama sa mga ganitong tao, mga kapatid,
kailanman iwan ng isang tao ang sala, ang isang Muslim, iwan niya ang sala, hindi na siya Muslim. Isang sala lamang hindi niya iwan. Ang dapat niyang gawin, kapag papasok isang oras, maligo siya at magtauba, magsala. Isang sala lamang iwan niya. Ganito nakakatakot ang pananaw ng mga ulama sa taong hindi nagdarasal. Ang taong matalino mga kapatid, hindi niya hahayaan ng kanyang sarili na pag-usapan siya ng mga ulama, Muslim ba siya o hindi Muslim? Di ba? Hindi mo pahayaan na pag-usapan ka ng mga ulama. Magmi-meeting yung mga ulama sa buong mundo. Ano ba yung pananaw natin sa ganitong tao? Hindi nagdarasal. Yung taong matalino, hindi niya hayaan yan. Kaya nga, hindi nagpapa-Muslim sa isang tao kung siya ay Arabo. Magaling sa Arabic. Salita niya Arabic. Naintindihan niya ang Quran. Pero hindi naman sinasabuhay. Hindi nagpapa-Muslim sa isang tao kapag ikaw ay taga Mindanao. Tausog ka. Magindanon. Maranao. Iyakan. O ano man tribo yan, ikaw ay taga Mindanao. Hindi nagpapa-Muslim sa isang tao yan. Ang nagpapa-Muslim sa isang tao, kung papaano ka susunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na alin sunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid, meron tayong mga kababayan na nakakalungkot isipin. Sila ay mga ay pinanganak ng Muslim. Ang paniniwala nila sa sala, hindi wajib na dapat natin silang da'wahan. Ang ginagawa lamang nila, sapat na tayo ay magdua, okay na. Nasa puso naman ng Islam. Di ba? So ang dapat sa kanila mga kapatid, da'wahan natin sila na may hikmah. May hikmah. Yung may tamang kaalaman. Ngayon, meron tayong tatalakay naman natin ngayon, inshallah, sa maikling sandali, ano naman yung pananaw natin sa mga tao nagdarasal, ngunit gumagawa ng kasalanan. Di ba? Kasi may mga pilosopo na ganyan eh. Nagsasala nga, pero gumagawa ng kasalanan. Nagsasala nga, pero nananakit ng tao. Nagsasala nga, pero chismoso, chismosa. Masama yung ugali. Nagsasala nga, may boyfriend, may girlfriend. Di ba? Ano naman yung pananaw natin dyan? Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tunay na ang pagdarasal, pumipigil, tanha, pumipigil saan? Anil fahsya, sa kahalayan wal munkar, yung mga masamang gawain. Yung sala, siya mismo yung pumipigil. Pero ang tanong, paano yung tao nagsasala nga ng 5 beses sa isang araw, tuloy-tuloy naman sa paggawa ng kasalanan? Isa lang po ang sagot dyan, mga kapatid. Ang sala, hindi niya isinasagawa ala wajhil matlub, kung papaano hiniling ng ating sharia, ng ating batas, na isagawa ang sala. Sa makatawid, hindi niya ibinibigay yung mga haligi ng sala, yung mga wajib ng sala. At sinabi rin ni Sheikh Uthaymeen rahimahullah tungkol sa ganitong tao, nagsasala nga siya, pero ang katawan niya nasa sala, ang puso niya naman wala sa sala. Alam niyo yun? Nagsasala lamang siya yung katawan, nakikisama sa mga tao, ganito ganyan. Maraming ganyan. Nakikisabay lamang, pero wala naman sa puso yung pagdarasal. Kaya mga kapatid, huwag natin titignan yung taong nagsasala pero gumagawa ng kasalanan. Kasi tao lang. Ako, ikaw, lahat tayo nagkakasala sa loob ng araw at gabi. Sinabi yan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innakum tukhti'una bil layli wan nahar. Kayo ay nagkakasala anya sa gabi at maghapon. Ano yung utos sa atin ni Allah? Humingi kayo ng kapatawaran kay Allah at papatawarin kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat tayo nagkakasala. Kaya magpaalalahanan tayo at huwag natin titignan yung tao nagkakasala, particular yung mga hindi Muslim. Nagsasala nga pero gumagawa ng kasalanan. Dasal lang dasal. Marami yan eh. Dasal lang dasal. Pero kasalanan naman. Hindi ba ganda ugali? Hindi nagpapasahod. Walang day off. Di ba? Hindi kumbaga naninira. Sinisiraan nila yung mga Arabo kasi nga nagdarasal pero hindi naman maganda ugali. Hindi. Walang ugnayan ang ugali sa sala. Dahil ang sala mismo nagsabi na ang sala, ang sabi ni Allah, pumipigil sa paggawa ng kahalayan at masamang gawain. Ngayon yung tao nagdarasal ng mataimtim, ng tama, ng wasto, sa tamang oras, hindi siya gagawa ng mga ipinagbabawal. Sapagkat yan ang utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.